and I can't stop thinking. Hey guys, this is me Ruby and welcome back to my channel. Guys, karating ko lang galing night duty. Pang 3 nights ko na kagabi, tapos last duty ko mamaya. Sobrang busy kami guys, late na ako nakauwi kasi dalawa lang kami, tapos meron kaming admission, dalawa, tapos may bedridden, as in, tapos kasi taglamig na ngayon dito sa KSA, kaya mga pasyente pumupunta na sa amin, mga query na sobra guys, sobrang busy kami. Anyway guys, i-share ko sa inyo ngayon kung paano ako nakapunta dito sa Saudi Arabia. Guys, 7 years na ako dito sa KSA. Pumunta ako dito last September 2012. Bali, naalala ko guys, nag-apply ako noon February 2012. Bali, kasabay ko pa yung ate ko. Pero, naalala ko noon, yung pagitan namin, ano, 1 week. Siya muna yung nag-apply, tapos ako. Kasi akala namin dati, bawal ang magkapatid na mag-apply. So, ang ginawa namin guys, pumunta kami sa POEA. Bali, isasubmit mo doon yung mga paper. Meron sila doon nakalagay na mga kung ano mga kailangan. Kung naalala ko guys, yung resume ata. Resume, hindi namin mawawala resume. Mga diploma, yung COE. Tapos yung certificate. Yun nga, COE. Tapos yung PRC license. Kailangan nila noon. Tapos dati sa time namin, dapat may 2 years experience ka. Pero ngayon ang alam ko, tumatanggap na yung POEA ng 1 year experience lang. Tapos guys, actually guys, yung nag-hire talaga ng mga nurses dito sa KSA is yung SRO, Saudi Recruitment Office. Bali, nasa Makati siya. Pero isasubmit mo muna yung mga documents mo sa POEA, bali photocopy lang yon. Tapos may nakalagay doon guys, tapos ilalagay doon sa isang folder, nakalagay doon lahat. Tapos yung POEA, sila yung magsasubmit doon sa SRO. Tapos bali after ilang weeks or month, tatawagan ka or i-text ka ng SRO para sa interview tsaka written exam. Bali, sinadmit namin yun. Tapos, naalala ko, guys, ano, tinawagan kami ng POA, ng SRO, mga June ata or July. Kasi ang nangyari nun, guys, delegation yun ng February. Tapos, nag-delegation din pala ng April. Ngayon, yung mga papel pala namin na patong doon sa PO, doon sa SRO. Ang nangyari nun guys, siguro after February, mga March, naalala ko, tinext nila yung ate ko na mag-exam. So, siya muna nag-exam. After yung 1 week, ako naman nag-exam. Tapos, siya din in-interview. Tapos, after nun, ako naman in-interview. Ang naalala ko lang guys nun, yung exam is around 50 items yun, multiple choice. Pero, hindi ko lang alam ngayon na ang ngayon daw, iba na, parang 10 items lang or 20 items, tapos dapat maka 15 correct ka or 10 correct. Hindi lang ako sure guys kung tama yung ano ko. Tapos yung interview daw din ngayon is yung, ano, may rating din daw. Tapos, basta naalala ko nun guys, 50 items ata yun, tapos naka 30 ako or naka 30 or 25 na correct. Tapos afternoon, after ng exam, i-schedule pag makapasa ka, yung time na yun, yung araw na din yun, malalaman mo kung pasado ako o hindi. Tapos, i-schedule ka nila ng interview. Tapos, bali, after 1 week, bumalik ako sa SRO para sa interview. Yung hindi ko yun makakalimutan, parang per cubicle yun. Tapos, may mag-interview yung Arabo. Tapos, depende sa rating mo, kung ilan yung score mo sa exam, depende sa kanila kung saan ka ilalagay na mag-interview. Tapos, ano, yung sa akin, ang naalala ko, ang sabi lang nila mag-review doon ng yung mga basic, tapos, excuse guys, yung mga basic, tapos, about pa sa mga basic yun, tapos yung mga vital sign, yung mga about sa PTB daw, kasi yung open daw noon is yung
TB clinic ng Saudi Arabia TB Hospital. Tapos, nung in-interview na ako, ang nalala ko, yung unang-unang sinabi sa akin, tinanong sa akin is, tell me about yourself. Siyempre, normal naman yung kung anong ginagawa namin sa hospital namin, ganito ngayon. So, yun, sinabi ko, ang ginagawa namin. Tapos, yung isang question lang sa akin is, about sa burn daw. Kung ano daw yung pinakamasakit na burn. Tapos, mali pa nga ata yung nasagot ko, parang stage 3 or stage 4. Pero, yung pala, ang sabi niya sa akin, kasi hindi man ako nag-aral nun sa, hindi ako nag-aral nun about sa burn, kasi inaral ko talaga yung mga PTB, mga ganun. Tapos yung sabi niya, yung pinakamasakit daw na type ng burn is yung stage 2, kasi doon na yung, which is yung may blister, na doon na yung puputok. Pag pumutok yung blister, magiging sugat siya, doon na yung pinakamasakit daw. Kasi yung una kasi yung type ng, stage 1 ng burn is, ano lang, redness, tapos yung pangalawa, blister, tapos magkakaroon na siya na parang, ganun din sa pressure ulcer. Actually guys, mali pa yung sagot ko. Pero nagulat ako, pinasa din niya ako, na ang naano ko lang guys is, about sa interview, dapat maging confident ka lang talaga. Kasi yung pa, ang naalala ko, kahit hindi ko alam yung mga tanong, pero yung naalala ko talaga yung burn, confident lang ako. Tapos habang sinabi niya ang, tell me about yourself, about your work, yun. Sobrang confident ako nung sinabi ko, kahit hindi ko lang kung ano mga pinagsasabi ko. Tapos yun, after ng interview mismo, malalaman mo kung pasado ka o hindi. Ayun na. Sasabihin nila, tatawagan ka na lang para doon sa medical, para sa mga additional documents. So, nagantay ako, kami ng ate ko. Tapos, guys, ang nangyari no, naalala ko, natawagan yung ate ko para sa medical. Nag-medical na siya, lahat-lahat sa visa. Nagulat ako, bakit kami, yung batch namin, wala pa. Ang ate ko kasi, iba siyang hospital, iba rin akong hospital. So, siya, tapos na ako, antay lang ako ng antay, bakit wala pa akong hospital, pero yung ate ko meron na sa Albaha. Tapos, so ang ginawa ko, chinek ko yung website nila, yung meron sila guys sa Facebook ha, SRO, Saudi Recruitment Office. Chinek ko doon, yung pala, nag-hiring sila ng April na naman, ng delegation. So yung application namin ng February, yung mga dapat na paalis, natabunan. Yung mga folder namin, natabunan doon. So, buti na lang may mga nakilala ko doon. Tapos, nag-message kami na puntahan namin. So, pinuntahan namin doon sa SRO. Yun. Nakita namin talaga, guys, sa isang kwarto, grabe, ang daming folder. Pupunta ka doon para kunin yung mga ano mo, yung mga documents, yung folder mo. So, kinuha ko yung folder ko. Tapos, pinakita ko sa kanila. Tapos, noon, pagkapunta doon, naalala ko, pumunta pa ako sa isang Arabo. Kasi siya yung gagawa ng, ipapakita mo yung folder mo, tapos siya palang gagawa ng kontrata. Pero prior doon, merong isang lalaki din na Arabo na pupunta ka sa kanya, tapos marami doon, naalala ko, hindi ko na makalimutan, marami doong ospital. Ikaw ang pipili. Siguro mga 7 hospital ata yung dati pipiliin mo kung anong gusto mong hospital. And naalala ko dati, yung classmate ko, andito siya sa Taif din, pero sa mental hospital. So, ang pinili ko, dito rin sa Taif na hospital. Pero hindi ako sa mental hospital. So, yun, na yung sa ate ko, hindi ko pinili yung ate ko. Kasi pagdating doon, wala na yung ate ko, yung hospital nila ate. Kasi nauna nga sila mag-process. Tapos yun, sabi ko, ito yung gusto kong hospital. Tapos pagpunta ko doon, after noon, kung may gusto ko ng hospital, pupunta ka na sa isang Arabo, which is saan gagawa ng kontrata mo. In Arabic din yun, guys. As in, wala talagang English na hindi ko alam kung ano yung nakalagay sa hindi ko alam kung ano nakalagay doon sa kontrata ko. Pero ang alam ko, guys, yung sa kontrata ko talaga, mali ang pangalan ko. Pero dito kasi sa Saudi, depende. Hindi sila hindi sila yung kagaya sa Pilipinas na dapat tama ang pangalan mo, lahat. Dito, depende lang sa pagkasalita nila, yung sulat nila yung pangalan mo. Tapos afternoon, guys, yung okay na lahat, pinamedical na ako. Yung magpamedical na ako, yun, tuloy-tuloy na yun. Medical, after medical,
yung nagpa-medical pa ata ako nun sa Taft. Tapos nagbayad ata ako, nalala ko ng 5,500. Medyo nagka-problema pa yung medical ko kasi kailangan ko na magsalamin. Kaya yun, nagpagawa ko ng salamin. Tapos after nun, na-clear na ako. So, ang daming ano namin guys sa medical, yun nga, yung mga common, CBC chemistry, urine analysis, chest x-ray, drug test, yun yung lahat. Tapos, pregnancy test, tapos parang 1 week before ka umalis, kailangan mo ulit mag-repeat ng pregnancy test. Tapos, serology, yung HIV, HCV, ganun. Yun. Tapos, afternoon, nung okay na yung medical namin, nag-press na rin ako ng visa. Yung visa ko, bali guys, ang kagandahan pa kasi sa SRO, yung gusto ko sa SRO kasi, ano, yung pag-government to government talaga, wala kang gastos. As in, sila lahat, ang ticket lahat. Ang ginastos ko lang naalala ko is yung medical ko, yung visa ko, tapos yung sa PUA. Yun lang. Yung visa ko siguro around mga 5,000 ata yun. Basta dollar ko yung binayaran. Yun. Mapupunta ka sa SRO, bibigyan ka nila ng papel, babayaran mo sa visa. Tapos yun, pag mabayaran mo na ang visa mo, inform mo ulit sila, bigyan mo sa kanila yung papel. Tapos sa PUA, pag okay na lahat, guys, ano, schedule ka for PDOS. So, nag-PDOS ako, parang 1 week before ako bumalik dito, ay pumunta ako dito, bumalis, nag-PDOS na ako. Tapos, yun, pag okay na lahat ng papel, ibigay mo yun sa kanila, tapos magbibigay sila sa inyo ng envelope. Yung envelope na yun, actually, before ka umalis, naka, sa likod, brown envelope yun, nakalagay yung pangalan mo kung saan kang hospital. Tapos ibibigay nila sa yung ticket mo, yung visa, lahat, yung passport mo, ibibigay nila sa'yo. Kaya ako guys, naka-alis dati ng September kasi, syempre nag-Ramadan ng June ata yun, June, Ramadan. So, ganun yun. After Ramadan, tsaka na ulit sila magpapalis. Tapos after ng Hajj, magpapalis sila or may delegation. Tapos yun, hindi lang kami nakasabay ng ate ko guys, actually, dapat ate ko dapat ang maunang aalis. Kaya lang, alam mo yung ang sabi nila, wala pa do request ng hospital nila doon sa Albaha. Pero andun na yung visa, syempre ang visa kasi 3 months lang yun. So yun, nauna pa akong umalis sa ate ko. Naalala ko yung ate ko, iyak pa siya ng iyak. Tapos yun, nakaalis na ako ng September, ang ate ko naman umalis ng October. Bali, nag-renew ulit sila ng visa, lahat ng documents, yun ano. Tapos, ang alam ko sa ate ko, sila muna ang bumili ng ticket nila. Tapos, pagdating dito sa Albaha, doon sa Albaha, nirefund yung ticket nila. At saka, tuwang-tuwa pa yung ate ko kasi mas malaki pa yung refund kesa doon sa kung magkano nila binili yung ticket. Yun, guys. Pasama, ano ko lang sa inyo, guys, pag dito talaga kayo. Actually guys, ako kahit ako, hindi ko talaga in-expect na makapupunta ako dito sa Saudi Arabia. At ang sabi ko lang dati, 2 years lang ako, pero ngayon ilang years na ako dito, 7 years. Tagal ko na dito guys. Pero masaya din na namin ito basta guys, kung dito ka lang talaga, kung gusto mo lang talaga, magagawa mo. Review-review, tapos review para sa exam, tapos sa written exam, tapos sa interview. Basta sa interview guys, sa interview, basta mag-doubt, maging confident lang kayo sa sarili niyo. Kung makita ng interviewer na ano kayo, confident kayo, yun, papasa kanila. Tapos, yung nag-interview pala sa akin, after ilang months, nakita ko, taga dito din pala siya sa hospital na kung saan ako nagtatrabaho. Anyway guys, yun lang. Tapos, i-gather nyo na lang yung mga documents nyo sa PRC, sa nung high school. Pero importante talaga guys, yung sa PRC, pati yung sa school nyo nung college. Tapos yung COE. Yung COE guys, mas maganda na kung kailan kayo nag-ilagay nyo, kung kailan kayo nag-start, kung kailan kayo natapos. Kasi sa akin, pinaulit sa akin. Kasi gusto nila, kung kailan talaga ako natapos sa akin, kasi nakalagay yung parang up to present. Tapos, mas maganda guys kung naka-dry seal yung COE nyo or may stamp ng hospital nyo. Kasi hindi sila maraming tanong. Minsan kasi paulitin nila, ganito, ganyan. Yun guys. Basta mga gustong mag-apply ulit, good luck. At saka gawin yung best nyo. Kasi alam ko mahirap ngayon sa Pilipinas. Kasi lalo ng mga nurses, ang hirap ng sahod, sobrang baba. But anyway, kung gusto nyo talaga, actual lang SRO, parati naman sila nagpapa.
nagde-delegate. Maparati silang may delegation. Okay guys, sana guys makatulong tong video na to at sana mag-subscribe kayo sa channel ko. Marami, kasi para mas marami pa akong ma-share ng mga experiences as a nurse dito sa Saudi Arabia. Bye guys!